New Testament Pinoy Version. Kung kaya, papakilala ko po yung aking, ating mga panauhing tagapagsalita. At tayo'y natutuwa. Siyempre ay nagpapasalamat tayo sa dakilang bathala at nagpapasalamat muna tayo at kinikilala natin ang mga katutubong Filipino, ang mga lumad na patuloy na pinanatili ang ating pakikitungo sa ating kalikasan. At siyempre, pinanatili ang ating mga pagpapahalagang orihinal na nagpapatatag ng pagkakakilanlang Filipino at ng ating kamalayan. At para samahan tayo, siyempre, para sa isang pagtingin o pananaw nung pananampalataya at nung Biblia sa mata ng kasaysayan, palakpakan natin po, virtual na palakpakan, si Ginoong Xiao Chua mula sa De La Salle University. Xiao, nandiyan ka na. Makasaysayang araw. Makasaysayang araw po, Rodney, at sa lahat ng ating mga nakikinig. At syempre, nandiyan po mula sa Universidad ng Pilipinas, para malaman natin ang tingin sa paningin sa mata ng wika at ng pagsali, nandito po si Ay Narvaez. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Ayun, at syempre, sa tingin naman po ng teologo, patingin ng Kristiyanong pananampalataya, mula sa Universidad ng Santo Tomas, nandito po si Sir Leo Ocampo. Hi, good evening po sa lahat. Kung ang pag-uusapan natin ay kasaysayan, so may kasaysayan ng wika, may kasaysayan ang Bible, may kasaysayan ang pagdadala ng Bible sa Pilipinas. Sige, unahin muna natin yung tulay, nyo? Nung tulay ng Bible at ng Pilipinas. At yun yung pagdadala ng Bible sa Pilipinas. Kaya unahin natin si Professor Xiao. Yung kasaysayan, may saysay ba? Ano ba yung salaysay? Anong sanaysay? Ano ba yung kwento nung pagdadala ng Biblia papuntang sa Pilipinas? Ano ba to? Tagalog bang dinala dito? Ano ba? Latin bang dinala? Griego ba? O merong pumunta noon na 1,000 years old na disciple at pumunta dito sa Pilipinas at nag-preach? Professor Xiao, parang mapadali yung kwento natin, di ba? Ay, salamat po. Wait lang ha, check ko lang yung linya ko kasi mukhang namamatay ako. Pero malinaw ba ako? Malinaw, Rodney? Malinaw naman. Okay po. Babagalan ko na lang. Basically, sinasabi po natin na ang Biblia po ay nakarating sa atin sa pamamagitan ng Katolisismo ng mga Espanyol. Diba? 333 years nila tayong sinakop. Subalit, datapuat, hindi agad ito umabot sa tao sapagkat mayroon pong tinatawag na Codex of Banned Books na tinatawag natin ang Simbahang Katoliko. At surprisingly, mga kaibigan, kasama ang Biblia sa mga banned books. Ano yung ibig sabihin nun? Bakit nila binan ang Biblia? Ay sapagkat ayaw ng mga ng Simbahang Katoliko at that time na magkaroon ng iba't ibang interpretasyon kapag nagkaroon ng self-study ang mga tao ng Biblia. Ito ay natural dahil nga meron tayong magisterium na dapat siya lamang ang nag-i-interpret ng Biblia. Kasi pag daw marami ang nakabasa ng Biblia, ang kasi luma yung pananaw nila noon. Hindi na ngayon ganyan ang pananaw ng Simbahang Katoliko. Kailangan liwanagin natin yan. Nagbago na po. Maraming pagbabago sa simbahan. Pero pagka daw binasa daw ng karaniwang taong Biblia, naku, baka daw maraming iglesia ang maitatag. So, may mga ganyan. At kailangan gabayan ng tao ng pari. Kailangan marinig ang salita ng Diyos sa simbahan. Naku, hindi ko alam kung tama ako kasi baka nandito ang ating teologo at magalit sa akin. Pero anong nangyari, no? So, ibig sabihin yung Bibliang Kastila, ito yung binabasa ng mga Kastila, kung meron man, o yung Latin. Latin kasi yun yung nasa simbahan, eh. Tapos pinapaliwanag ng pare. Subalit, no, may isang, ano, no, may isang, nung bago natapos yung, yung Spanish colonization sa Pilipinas, no, titingnan ko lang tong aking kodigo, isang Bibliang Protestante, no, kasi may Catholic version, sabi mo nga, tapos may Protestant version. Ang Protestant version, yung King James, di ba?
Pero ito yan, isang Bibliang Protestante na naipuslit sa Pilipinas ng isang marinong Ingles, no? Na napasakamay ng isang Dominikanong pari, no? Sa Pangasinan na si Padre Nicolas Manrique Alonso Laliabe. Yan, Laliabe. Nagsimula niyang basahin ito, no? At napansin na tila nagkakaroon na ng pagkiling sa mga Protestanteng katuruan ang mga sermon ng pari, kaya siya sinipa sa pagkapari at pinabalik sa Espanya noong August 1871. So sa Espanya, makalipas ang isang taon, sumapi siya sa isang simbahang Protestante at sinimulan niyang isalin ang Ebanghelyo ni San Lucas sa wikang Pangasinense. So, Pangasinan yung ano niya. So, ang una palang salin sa isang Filipino language ng Biblia ay Pangasinan. So, ang nangyari ay, halos matapos ang isalin ng Bagong Tipan noong 1889 na, at kasama niya ang isa pang nakababatang pastor na si Felipe P. Castells bumalik sa Pilipinas upang ipamahagi ang kanyang Biblia sa saling Pangasinan. Ngunit natigil ang pagpapamahagi nang siya ay inaresto. Silang dalawa ay inaresto. At ang nangyari ay nanghina ang kalusugan ni Padre Laliabe at namatay ito. So yung chismis lang ito, wala akong verification. Eh baka ako nilason yung pare, nilason. But anyway, ano lang yun, chismis lang yun, ayokong i-verify yun. Ano? So, ang kasi ang unang information, namatay daw sa matinding lagnat. At sumunod na balita, nilason daw. Pinakawalan yung Castells, nakasama niya, yung Felipe Castells, sa tulong ng British Consul at yung mga Biblia ni Laliabe, ito'y inilagak sa British and Foreign Bible Society sa Hong Kong. Na nangyari, nung dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas, 1898, yan po yung una nilang ipinamahagi sa mga tao dito sa Pilipinas. No? Until of course, yung mismong Biblia ay isinalin sa Filipino, no? Meron tinatawag na salin ng Authorized King James Version na inilathala ng American Bible Society noong 1905. At ito nga yung tinatawag natin na Ang Biblia. At yung Ang Biblia na yan, yan po hanggang ngayon ginagamit yan, nire-revise lang. Pero marami pang susunod na pagsasalin na mangyayari. Na ang marami sa mga ito ay pamumunuan ng Philippine Bible Society. Of course, yung magandang balita, Biblia, no? Nandyan. Ano? So yan po yung medyo short. Marami pang siyempre kasaysayan, pero yan yung pinaka-basic. May sakripisyo po na nangyari para lang po maibigay ang Biblia sa tao dito sa Pilipinas. At kailangang maalala natin lagi si Father Nicolas Manrique Alonso Laliabe. Ayun! Liabe ang susi. Mukhang si Father Liabe ang susi dito sa ating pag-aaral na ito. Ngayon, dahil ngayon ang gospel ngayon kasi, Professor Shao, tungkol din sa Liabe, ibinigay ng Panginoon yung Liabe at Peter. Sige, anong susi nito? Sige, puntahan natin si Professor Leo. Ano? So, Professor Leo po ay isa sa mga nag-aaral din ng theology at syempre ng scriptures. Pero marami po siyang isinalin ng mga encyclical, mga dokumento ng simbahan mula sa Latin, sa Espanyol, sa Italian, at patungo doon sa, hindi ko sasabihing Tagalog, ano, Filipino, Pinoy version na pagsasalin. Dahil naalala ko kasi maraming, mamaya pag-uusapan natin yan kay Professor I, yung tungkol naman sa wika, ano bang pinagkaiba ng purista, na pagsasalin, o kaya kung ano pa man, na taal na taal ba, nga pala, nalaman natin na una pala ay Pangasinense. Yung, tama ba yung Professor Shao, yung unang salin? Dahil kay Father Liabe. Sige, sa pananaw naman ng kasaysayan noong Bible, ano, at bakit nga ba dumating tayo sa ganito? Professor Leo, anong masasabi mo dito sa tingin ng theology at sa tingin ng kasaysayan ng banal na kasulatan? Nakakatawa, sir, kasi yung mismong banal na kasulatan parang dumaan siya sa proseso ng pagsasala. Halimbawa po yung mismong mga libro, no? Iba-iba yung mga libro na nasulat, pero finally, yung mga nag-survive lang kasi ginagamit ng mga faith communities ay itong libro na meron tayo ngayon, no? Yung Old Testament saka yung New Testament. Halimbawa po, sa Gospels, ang dami pong Gospel na lumabas. Pero apat lang ang nag-survive sa natural na pagsasala ng
kasaysayan, kung ano yung kapakipakinabang, kung ano yung makatotohanan. Ngayon po, sa mga sali ng Biblia, parang ganun din. No? Kumbaga, may mga sali na nag-survive, may mga sali na kusang namamatay. No? May ganun yun eh. Kasi kung walang kwenta yung isang bagay, ba, libro o kanta, kahit ano pa yan, wala pong tatangkilik in the long run. So, kusa siyang mamamatay. And sa mga salin po, sa Ingles, halimbawa, iba-ibang klase ng salin. No? Maraming tangka na magsalin. Gayun din po sa Filipino, marami na pong nagtangkang magsalin, sabi nga ni Sir Shao, yung simula kay Laliave, no? Marami na pong naging mga pagsasalin. Kahit nga po sa Katoliko, no? Nandyan yung Magandang Balita Biblia, nandyan yung kay Monsignor Abriol, no? At nandito po yung New Testament. Bawat salin po ay may flavor. No? Halimbawa, at may purpose din. Halimbawa, may salin tayo na scholarly, no? Yung Revised Standard Version. May salin tayo sa English na sabi nila parang comics daw, no? Yung Good News Bible. Pero actually, mas mabenta po ang Good News Bible than yung scholarly na RSV. No? Siyempre, nandiyan yung medyo gitna, New American Bible and so on. No? Pero hindi po ibig sabihin na parang comics walang kwenta. No? Yung parang comics, yun nga, mas mabenta, mas nakakaabot sa mga tao, mas nauunawaan. Ganun din sa saling Tagalog, meron yung formal, yung ginagamit sa liturhiya, may magagamit sa pag-aaral. Pero ito naman po, sa tingin ko, magagamit sa pag-aaral ng salita na personal. No? Yung sabi nyo nga, kung may Bible sharing sa mga kabataan lalo o kahit po sa pagtuturo. So, iba-ibang salin, no? At sa tingin ko, ang maghuhusga po niyan ay kasaysayan. No? Kung walang kwenta yan, kusa yung mamamatay. Kung may kwenta po yan, uunlad pa yan, no? Mai-improve. Hindi natin sinasabing perfecto na siya, pero gaganda pa yan at mabubuhay po yan. Professor Leo, pag sinabi natin New Testament, ano ba yung original na ginamit sa pagsulat ng New Testament mula kay Matthew hanggang sa Revelation, halimbawa? Yung panahon po kasi na yun, ang prevailing po na wika, no, sa lugar ng land na yun ay Griego. No? Bagamat sila ay mga Hebreo, no, ang formal po na wika... Nawawala si Professor Leo, kailangan nating i-translate. I-translate yung na wika ng pagsulat ay Griego. Kaya nga Hebreo, no, ang salita niya ay Hebreo. O hindi nga siya Hebreo kasi yung Hebreo po formal eh. Yung sa kanya yung pangprobinsyang Hebreo, Aramaico, no. Yun ang kanyang salita, kumbaga dialect po ng version ng Hebrew. Mm. Pero yung New Testament po ay Hebreo at hindi po yung formal ay Griego, sorry. At hindi po yung Griego actually ng mga makata. No? It's a specific kind of Greek. It's called Koine Greek. So yung Greek ng mga Koine. Karaniwang tao. Opo, yung coinage po, di ba, Sir Shao? Yung, kumbaga, yung pangtaong bayan, pangmasa. No? Hindi po ito yung Griego ng mga sosyal, ng mga edukado, ng mga makata. Ito yung Griego na abot ng tao. Kaya nga, pag sinasabi nila, parang balbal, masyadong pangmasa yung translation. Kung iisipin, no, parang mas malapit siya kung ganoon sa original na New Testament. Kasi yung original na New Testament, ama, sinulat ng mga original author sa isang lingwahe na pangmasa. Mm. Koine Greek. Professor Leo, may nag-post din kasi si isa sa kaibigan natin, si... kalibutan ang pangalan, AJ Perez. Isa siyang religious minister din sa Davao. Ano? Ang sabi niya ay, mula sa Griego, ito naman ay, sa Koine, Greek, ano? Tapos ay translate naman ito ng St. Jerome, papunta doon sa Latin Vulgate. Yung Latin Vulgate, ano? At sinasabi niya, yung Vulgate ito ay galing ito sa, dito na galing ang word na vulgar. Vulgar. Oh, ibig sabihin, pag vulgar, mas maintindihan, mas ganun siya. Mas vulgar siya, mas naintindihan dahil hindi naman siya balbal, ano, pero
mas naiintindihan siya ng masa. And he said na, na according din, naalala ko tuloy si Father Hino Cortez, no, yung isa sa mga exegete. At siyempre, si Bishop Bassett. Pero mula noong panahon na yon, ginamit yung Latin, hindi pala Latin, no, Latin, ng Simbahang Katoliko sa Biblia hanggang 1979. Opo. At mula 1979, doon na nagkaroon ng pagsasalin. Ibig nung sabihin, parang kaedad ko lang yon. Inaamin ko, 41 na ako ngayon. So, at nung nag-usap kami ni Professor Shaw kanina, syempre si I, siguro ay maunawaan niya rin. Doon sa mga panahong iyon, marami din ang nag-oppose. Dahil siguro hindi sanay, hindi nakasanayan. Pag hindi mo nakasanayan, ay mukhang hindi pwede. Dahil hindi poetic, dahil yung sabi nga nila pag poetic daw at pag ganoon ay sacred, banal. Ang tanong ko dito kay Professor Leo, hindi ko alam kung mahirap na tanong. Ano ba ang nagpapabanal sa banal ng Biblia? Sa ako, panahon ngayon? Yun nga eh, kailangan tandaan, no, from the perspective of history, hindi po Latin ang original na lingwahe ng simbahan. May mga parang nag-iisip kasi na yung Latin ang lingwahe ng Diyos, no? Nothing can be further from the truth. Ang Panginoong Diyos po, dahil siya ay Diyos, hindi po siya saklaw ng lingwahe. Di ba? Pag lingwahe, kasi limitation yun eh. It's bound by time, it's bound by space, no? And God is not bound. So, technically, wala pong lingwahe ang Diyos, no? At kung may lingwahe man na ginagamit ang Diyos, kaya po niyang gamitin ang kahit anong lingwahe, no? Hindi po siya bound, no? Ngayon, ang nagpapabanal sa banal na Biblia, no? Sa ating pong paniniwala, ay sinulat siya ng tao, no? Kaya nga, tinatanong ko yung mga estudyante ko, the Bible is the word of God, true or false? Ang sagot, false. Kasi ang sabi po sa CCC, the word of God in the words of men. Man. So salita ng tao, ginagawang instrumento ng Diyos, nangungusap ang Diyos gamit ang salita ng tao. So anong nagpabanal? Yung presensya ng Diyos. Pero po yung instrumento ay karaniwan. No, kaya nga pag binasa mo yung Bible, no, mga karaniwang tula, karaniwang kwento, karaniwang chismis at kasaysayan, no, magugulat ka yung mga kwento sa ba, yung mga kings, no, nagpapatayan sila parang telenovela. Asan ang salita ng Diyos dito, no? Psalm 132, no? 'Di ba pakikiapid, no, ihampas mo yung ulo ng bata sa ano, no, yung sa pader hanggang mawasak yung bungo niya. Ano salita ng Diyos dyan, no? Yung galit ng tao ang nakikita mo, pero naniniwala po tayo sa galit ng tao na yon nangungusap ang Diyos. So yun po, no, ano nagpapabanal, yung presensya ng Diyos. At siguro mas lalo pa, Professor Leo, kung susundin mo yung will ng presensya ng Panginoon through that, so through those words. Opo, na eh, actually to lead the people to salvation, no? Yun yung will supposedly. Ibig nung sabihin, Professor Leo, ginagawa kasi nilang anting-anting yung Biblia, ano? may demonyo, matakot kayo. At hindi naman natakot yung mga masasamang ano, masasamang yung iba nga diyan nag oath taking pa sa Bible. Wala din. Sa demonyo ang yung gagawin. Sorry. Opo. Karamihan naman nag-oath taking kayo sa Bible, di ba? Pero bakit? Kaya nga yung iba ayaw nila na ng Bible. Baka daw mapaso. Ayun. Sige. Punta ako kay Professor I. Professor I, alam ko ikay nagtuturo sa Universidad ng Pilipinas. At syempre, marami ka rin naranasan sa field ano? Ano ba yung field sa Tagalog? Sa Bukirin. Larang. Field, Bukirin? Larang. Oo, sa larang o sa larangan. Larangan ng wika at pagsasalin. Marami kang nakausap ng mga mag-aaral, ng mga isod. Ang lalim kasi hindi ko, minsan din natin maunawaan yung pagkalalim ng, mas sabi ba nga, mas okay na haluan mo ng ibang wikang Filipino, Bicolano, Cebuano, etc. Sa iyong pagtuturo at sa iyong pagbasa, dahil alam ko nabasa mo na rin, lahat tayo nabasa na natin. At syempre, ako hindi ako magko-comment pag hindi ko nabasa.
Dahil kung nabasa ko at naunaw, ah, hindi nga pala ito balbal, hindi pa ito bastos, hindi ito profane, hindi ito blasphemy. Sa iyong karanasan, Professor Ai, pwede mo bang, of course, technically, sa pagtingin ng isang translator, sa isang eksperto sa larangan ng wika, but at the same time, sa iyong karanasan sa pagtuturo nung salin at ng mga wika, anong masasabi mo dito sa sinasabi nilang balbal na salin ng New Testament? Okay. Parang marami-rami rin akong magiging comment kasi nanggagaling ako dun sa perspective na epekto naman nito sa mismong pag-unlad ng wika. Kasi binasa ko din yung iba-ibang mga comment para din makumpara ko dun sa nagiging comment din ng sarili kong mga estudyante. Kasi maganda na makausap din yung mga estudyante kasi sila yung nasa grupong target ng sinasabing New Testament na ito, which is yung mga millennial plus yung meron pa nga mga Generation Z. Pero karamihan sa kanila kasi offended dun sa paraan ng pagpapahayag nung mga salita. Pero kasi kanina nagbasa ka kasi nung kung ano yung gospel ngayong araw. Pwede ba akong magbasa din para lang may context? Binuklat ko kasi. Gora bells. Sige, meron ito yung Thessalonians, yung 1 Thessalonians 5, tapos number verse. Magsimula ako sa, 19. Okay, sabi niya, huwag niyong kontrahin ang Holy Spirit. Huwag niyong baliwalain ang pagpipreach ng mensahe galing sa Diyos. Tapos meron akong i-skip din na okay, sabi niya, pinagpipray ko sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kapayapaan na gawin kayong banal sa lahat ng bagay para maging maayos ang lagay ng buo niyong pagkatao, etc. Parang gumagamit kasi ng salitang mag-request, nadi-discourage. Sabi niya, palakasin ang loob ng mga nadi-discourage. Tulungan ang mga mahihina at habaan niyo ang pasensya niyo sa lahat. Okay, so parang sa kabuuan kasi nung pagsuyod ko, hindi consistent yung paggamit ng salita. Kasi yung kanina halimbawa yung mga ginamit ko, konti lang yung mga lumilitaw na Ingles. May mga bahagi kasi na ang daming Ingles. So parang meron akong teorya na yung kabuuan ng aklat ay hindi lang iisang tao ang nagsalin para mapabilis. Okay, so ang mas yung punto ko na tatalakayin sa inyo, yung isa ay yung accuracy ng salin. Siguro kaya merong mga nare-react kasi baka merong silang mga verses biglang kinumpara doon sa Ingles, tapos kinumpara doon sa existing Tagalog, tapos yung iba pang Tagalog na salin. So, merong question din ng accuracy. Baka naman kasi hindi nga siya bastos, pero natitwist kahit paano, di ba? Nababaluktot kahit paano yung sinasabi doon sa original. So, hindi ako makakapagsabi ng accuracy kasi hindi ako marunong ng original na Griego, di ba? Tapos, ikalawa, yung usapin ng rehistro. Kasi, di ba, ang gamit natin ng wika ay merong kanya-kanya. Halimbawa, sa edukasyon, mas formal. Sa relihiyon, nakasanayan nating formal. Kapag nasa bahay ka at kausap mo yung nanay, tatay mo, formal ka rin. Iba rin yung pagkausap mo, barkada mo. So, itong Biblia na ito, parang barkada mo yung kumakausap sa'yo eh. Pinapaliwanag itong mga ito sa wika mo. Kaya lang, ang tanong doon sa wika nga, mo nga ba ito? Kasi maraming mga bata nagsasabi, hindi ganyan ang wika namin. So, mas madami pa na o-offend sila, di ba? Tapos yung iba pa, yung isa pa, yung epekto nito sa wika, kasi yung label kasi nito ay Pinoy version. So, kabado ako doon sa paggamit ng Pinoy kasi nai-interpret siya na ito yung Filipino. Ito yung klase ng Filipino ngayon na hindi. Kasi kapag ka ganun, delikado siya kasi sino ba ang gagamit nito? Hindi, tiyak ako hindi siya gagamitin sa loob ng paaralan kasi ang edukasyon ang wika sa loob ng paaralan ay formal, 'di ba? At sa mahabang panahon ang wika ng reliyon ay formal din. Pero yung Philippine Bible Society sinasabi nila kaya nila ito nilikha dahil sa layunin na ilapit yung salita ng Diyos sa mga kabataan na hindi na nga nabubuklat yung Biblia. So kung yung pagiging tagumpay nito, kasi sa ngayon yung mga diskusyon kasi, ay tagumpay ito kasi naka tatlong printing na yata sila at bawat printing ay
10,000 kopya yata. Nung sa isang conference, bumili ako ng 5 nito, pinamigay ko rin. So, ibig sabihin, out of curiosity ba, na ay may ganito, dahil sa media, madalas pinag-uusapan sa social media, sa mga balita. So, dahil curious ka kung ano nilalaman, bibili ka. So, talagang maraming bibili. Pero kung naibigan mo, ako personally, hindi ko siya masyadong naibigan dahil nga guro ako sa wika. Ang mas iniisip ko yung epekto nito doon sa parang nalilegitimize yung Taglish bilang Filipino when in fact ang Filipino ay hindi Taglish. Sinabi sa intro niyan, kahit yung sa St. Paul, diba, ito ay isang produkto ng heterogeneous na wika at yun yung Taglish. Pero kung susuriin natin, para siyang lengguwahe ng isang tao. So, yung isang tao na nagsali nito, ito mismo yung wika niya. Pero hindi siya consistent kasi merong mga Ingles, meron siya mga ginamit na Ingles na sa karaniwan sa atin, hindi naman ganun ang ginagamit natin. So, halimbawa, yung Jesus, ginagamit naman kahit na mga millennial yung salitang Jesus, hindi naman Jesus. So, ang mas napansin ko dito, kaya nagkakaroon ng reaction kasi sanay tayo na yung wika na ito ay na-encounter lang natin sa pasalita. Ngayon, na-eskandalo tayo kasi yung pasalitang wika, nakikita mo na siya ng nakasulat. Okay? Tapos, ang pinakamasama pa niyan, yung spelling. Kasi isa sa mga problema ko bilang guro ay yung mga nandun na D-U-N, tapos yung niya na N-Y-A, tapos yung ang daming mga mali sa gitling. So parang dahil nakita ng mga bata na ito pala yung pasulat nating wika, pag nagsulat sila ng formal na sulatin, dala-dala nila kung ano yung nakita nila dito. Kasi napaka-influential ng Biblia . Kasi, di ba, kumbaga parang kahit hindi itinuro, kahit minsan lang sa buhay mo, mayroon kang binabasang Biblia. Kaya yun yung isa sa pinakakinakabahan ako, yung epekto nito doon sa ating wika at paglalagay ng Pinoy doon. Hindi siya nakalagay na Taglish, hindi siya nakalagay na millennial version, kundi nilagay Pinoy. So, mapagkakamalan na ito yung Filipino natin sa kasalukuyan na hindi naman totoo. Ayun sa perspective nung nag-aral ng wika at ng kasaysayan nito. Nakita natin na siyempre dapat pag-aralan ng maayos. At nakita din natin how languages evolve at how languages, yung mga wika natin ay pinag-aaralan sa konteksto ng mga target audience natin. At nakita din natin dito na hindi natin maide-deny, ayan, nagka-Taglish na tayo, na even ng Philippine Bible Society sa pagbukas ng kanilang mga pangunawa dito sa Pinoy version na ito ay tuloy-tuloy na nag-explore ng mga kaparaanan upang mapaabot sa madlang people o sa masa ang mensahe ng Panginoon. At naniniwala naman ako na kung mayroong mga kritisismo, ito naman palagay ko ay bukas din ang Philippine Bible Society at yung mga nagsalin nito para mas may evolution, no? Mag-evolve siya at mas akma at okay na okay sa paningin ng mga at sa pagbasa ng mga nakararami. At sa palagay ko may mga limitations din ito. Parang research din ito, no, 'di ba? Na may mga limitations. Ano tawag niya sa research sa thesis natin? Limitations and scope and limitations. Scope and limitations. So mayroon sa at sabi nga nila, hindi naman 'to maaaring gamitin sa misa. Kasi kung gamitin sa misa ay medyo hindi pa accepted. Tabu pa ito. Ano ang tabu sa Tagalog? Sa Filipino? Tabu. Bawal. Bawal lumabas. Hindi pwede. hindi proper. Hindi proper. Bawal. Ngayon, okay, napag-usapan na natin yung kasaysayan na perspektiba. Yung sa wika na perspective, may mga limitasyon, may mga dapat tingnan, pwede pa nating ma-develop ng mas maayos at syempre sa tingin ng pananampalataya. May tanong. At the end of the day, parang yung sa gospel na binasa natin, conversational,
sa isang sitwasyon na si Jesus o si Jesus, tinanong niya yung mga apostol, sino nga ba ako sa'yo? At dito sa kwento na to, may mga iba't ibang level sa pag-aalam sa pagkatao ng Panginoon. Ano? May level sa simbahan, may level na personal, may level na sa Biblia. At malamang yung isa sa mga layunin nung pagsulat nito at pagsalin nito ay para nga maipaabot ang mensahe. At conversationally, dito sa mga nais magbasa nito, mas nauunawaan nila. Siguro inyo yung tanong, sino nga ba si Kristo sa buhay mo? Nalaman mo lang ba si Kristo sa Biblia? At pagkatapos noon, iniwan mo na ang Biblia at yung mga garapata na at mga ipis at mga anay na yung nagbabasa. Nga, di ba? Tanungin nga natin sila. Ano? Pero sige, bigyan ko kayo ng isa pang round. Si Professor Leo, si Professor Shaw, si Professor Ay, bago natin buksan yung ating lamesa. Professor Shaw, go ahead. Ay, bago natin ipasagot yung sino ba si Jesus, ano, gusto kong dagdagan kasi yung punto ni Ay tungkol sa yon, yung wika. Talagang kung kunwari, talagang ano, yung format po, yung kasi alam niyo sa totoo lang, inaayos pa kasi natin yung wika natin. Yun yung problem dyan. Parang pwede mong laruin ng wika. Tama, naiintindihan ko. Gusto ko yung salin ng Pinoy version. Pero nauunawaan ko ng todo yung apprehension tungkol dito ni Aya at saka ng mga ibang language experts. Kasi binubuo pa lang natin wika natin. Parang ano yan eh. Bago natin laruin yung wika natin, buuin muna natin. Diba? Although yung reality din kasi ay tulad natin na Taglish magsalita, no? At hindi mo napapansin yun kasi yun talaga yung minsan naka-wire sa atin na kailangan minsan kailangan nating i-correct, no? Kakita mo, hindi ko nga maiisip kung ano yung agad-agad, no? But, kasi you know, I even if I write in Filipino, I began thinking in English kasi lahat ng binabasa ko nasa English eh. Kaya malaking sakripisyo talaga pag nagpi-Pilipino ako, no, sa mga lahat ng ginagawa ko dahil gusto kong maintindihan ako. Pero ako yung sumama sa klase ni Patricia May Huilla. Actually, nag-sit-in ako sa kanya kasi si Patricia May Huilla ang scholar ng kasaysayan ng aklat sa Pilipinas, mga aklat. At ito ang nakakatuwa. Sa panahon ng mga nakaraang 30 dekada, sabi ni May Huilla, no, na ang mga bestsellers, kasi di ba sasabihin mo, sinong bestseller? Yung nasa Anvil, Ambeto Campo, ganyan. Actually, wala yung... sorry ha, mahal ko si Ambeto Campo. Pero kahit napaka-bestseller ni Ambeto Campo, wala si Ambeto Campo dun sa mga Tagalog pocket books na tinatawag natin. Yung mga sinulat nila ng alam ko yung maon na siya, pasensya na kung buhay pa, no, si Martha Cecilia, di ba? Na Taglish. Yung mga binaba, di ba, inaano yan dati, nirerentahan pa yan eh. Noong unang panahon eh, wala pang e-book. Nirerentahan yan. Di ba? Guilty ka. Guilty. Actually, hindi ako nagbabasa noon. Pero comics ang binabasa ko. Na comics, di ba, yung comics dati, Taglish din yan. So, nakakatuwa yan na yung mga katulad ni Martha Cecilio, sino nagbabasa dyan? Mga yung kasambahay. Yan ang mga bumenta ng milyong kopya. So, kaya maintindihan mo yung sa Pinoy version na hanggang ngayon ay ano, no, pinamimigay as regalo, no. May ganung ano, pero yun na nga, tulad ng sinabi ni Ai, kailangan nating i-contextualize kasi parang ako rin yan. Pag nasa church ako, hindi ako nagmumura. 'Di ba? Ang wika ko ay maayos. Pero kapag kakasama ko na yung mga kaibigan ko, di ba? So, meron din tayong konteksto na kung ano yung, sino yung kausap mo, ganun ang pananalita mo. Tama si Aydon. So, ganun din sa paggamit nitong Pinoy version, no, na Taglish version talaga. No? Tama, sinabi nyo na kanina yun at pinaliwanag namin ng PBS na ito'y ginagamit sa personal na pag-aaral ko para lalo mo maintindihan ng salita. Kasi minsan, ganito, I will credit I for saying this. Kung pinagtatawanan mo ang Pinoy version, ibig sabihin, dapat pagtawanan mo rin yung pagsasalita mo. Kasi ganyan kang magsalita eh. So, ibig sabihin, kung na-realize mong natatawa ka pala sa Pinoy version, dapat maging realization to sa atin na ayusin natin ang pagsasalita natin. Diba? Sinabi ni Aya sa akin yan nung pinag-uusapan natin to. Kaya salamat doon, Aya. Kinuha ko na yung quote na iyon.
Oo, pero dagdag ko din, Sir Shao, kasi yung pagka-Taglish ay ang tendency natin kasi yan dahil doon sa yung exposure natin, contact natin sa ibang wika. Ang Pilipinas kasi bilingual. So nagsasalita tayo ng unang wika, yung kung nasa Tagalog area ka plus yung English. Kung nasa Cebu ka, Cebuano plus English. Diba, Cebuano pa. Yun? Oo. So yun ang iyon na sinasabi ko. Kaya nga hindi siya representative ng isang specific na grupo ng tao dahil nga para siyang salita lang ng isang tao. Dahil nga, di ba, yung choices of words, kasi pwede namang ako, nagsasalitan din ako dahil ito nga ay pasalita. So, nagsasalitan din ako ng English at saka Filipino dahil yun yung natural na, yung spontaneous speaking, yun ang katangian. Kaya lang kasi, pag nagsusulat ka, di ba, kayo ba, pag nagsusulat kayo na English, straight English. Pag nagsulat ka ng Filipino, yes, straight Filipino. Mm-hmm. Di ba? So, ito lang yung babasahin na talagang gumamit ng isang wika na natural lang na sinasalita natin, pero nakasulat siya. Kaya yun, doon ang gagaling yung reaction. Hindi tayo sanay na nakikita natin ganito uri ng sulatin nang nakasulat siya. At saka isa pa, parang nagiging entertainment siya. Kasi meron akong kaba doon sa, di ba, ang layunin ay ilapit yung salita ng Diyos para doon sa target audience. Kaya lang doon sa aking pagpapabasa, doon sa aking mga estudyante, sa halip na seryosohin nila yung salita ng Diyos, pinagtatawanan nila. Di ba? Kasi parang ang yung barkada, sabi nga ni Sir Shaw, pag nasa simbahan ako, di ako nagmumura. Pag barkada ko, ganito ako magsalita, walang preno. So parang ito, binabasa nila, parang barkada lang, which is, maganda, oo, kasi nagiging malapit, pero meron ding panganib na hindi nga seryosohin kasi nandun sa wika na ginagamit nila sa isang sitwasyon na hindi rin sila nagseseryoso. So, yun din yung isa sa iniisip kong epekto. Tama. So, maganda yung daloy ng usapan natin, ano, dahil ito ay makapagbibigay ng mga ideya doon sa mga further na magsasalin kung anumang version iyon.